Good morning sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako nga pala si Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Kung first time ka sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit the notification bell. At para updated ka, guys, ang tinuturo natin dito, gusto ko after few months or few weeks meron kayong matutunan o kaya aware kayo sa crime orientation, kasi yung mga inuuna ko dito, yung mga basic clue, yung mga madalas nating marinig na common na tao na medyo technical o malalim sa inyong pag-unawa na hindi nakapag incline o hindi incline sa batas. Yung kasi yung mga attorneys, guy, pag nag-explain yan, malalim. Hindi nila maiintindihan yan. Itulad sa atin na galing sa low profile o ipapaliwanag natin na naaayon sa ating panlasa or words, Tagalog na Tagalog. Yun. I-distinguish ko sa inyo kung anong ang pagkakaiba ng yun, guys, yung criminal liability. Meron siyang parusang pagkakulong at fine or civil liability. Yun yung kasong criminal case. So sa criminal case, pag hindi ka nag-comply, i-issuehan ka ng warrant. Tapos nun, makukulong ka. Ayun yung criminal case. So, malinaw, guys, sa criminal case, mayroong parusang pagkakulong at fine, bayad. Yun ang criminal case. Pero bago yan, dadaan mo na yan sa court proceeding hanggang sa final judgment. Pero pag hindi ka nag-comply dyan, so sa kalagitnaan pa lang sa warrant, maaari ka nang makulong. So kailangan meron kang tinatawag na assistant or intervention. O kaya maaari kang magtago. So, wanted ka ngayon pag nagtago ka, 'di ba? Yung guys. 'Yun ang criminal case. So, punta tayo doon sa isa, sa tinatawag na civil case. 'Yun. Yung civil case naman ay fine lang or fine or pag hindi ka nag-comply, bawa may civil case ka. So, ang pinag-uusapan dito ng civil case, ang common nito yung mga property, lupa. So civil, isasampan nyo ngayon sa court. So ang tawag dyan ay civil case. So ito naman ay walang kulong. Kaya lang pag hindi ka nag-comply dito, talo ka. Isisirip yung property. Ibibigay doon sa kalaban mo pag hindi ka nag-intervene. So, yun ang impact kayo ng dalawa, pagkakaiba. Civil case and criminal case. So, iba rin yung ano ha, yung administrative case. So, administrative case, ito yung pinapataw, kinakaso sa tao na nas under office. Tulad ng mapapansin nyo sa, maririnig nyo sa mga private company, may administrative case siya, or sa mga government offices, meron siyang administrative case. So, dalawa ang pwedeng pasukan dito. Pwedeng civil or criminal case. Yung guys. So, depende sa amount, depende sa impact ng damage. Depende yan sa na-violate niya. So, yung guys. Maraming salamat. Thank you for watching. My name is Achiever.